pero maawa naman ako sa inyo kaya hindi ho ako magluluto kundi meron tayong ekspertong kasama natin ngayong umaga. Mga kapamilya, mahilig ba kayong kumain ng fried rice? Di ba masarap yung lahat ng klase ng sinangaga, no? Aba eh, kung ganun, pakatutukan ng maigi dahil ngayong umaga isang klase po ng fried rice ang ating lulutuin kasama, nasasamahan po natin ng kamatis. Para bang fried rice plus kamatis ay makabubuo na tayo ng isang unique na klase ng pagkain na tinatawag nating social, baked stuffed tomatoes, and bell pepper. O, dapat ganun ka social. Pero in Pinoy, relienong kamatis. At kasama po natin ngayong umaga, isa sa mga paborito nating mga chef, si Portia Baluyut. Sige, hello. Portia, simulan mo na. Yes, napakadali lang to gawin. Actually, no, kung meron tayong mga sinaing na Tira sa gabi, pwede natin ito gawin. So, una-una akong gagawin, so magigisa ako ng garlic and onion. Ayan. Tapos, pwede itong, ang sahog nyo, pwedeng ground pork, ground beef, or kaya tuyo, tinapa. Para sa mga kulang sa budget. Oo. Okay, sige. Tapos, ayan, oh, may ground beef na ako. So, pwede rin ito, longganisa, yes, or hot dog, yes. Tuna, lahat ng ginagawa natin sinangag pwede. Exactly. Okay, sige. Tapos, ito na ang aking kanin. Ayan. So, basically, para lang tayong gumagawa ng fried rice. Ganun lang siya kadali. Ayan. So, gisa-gisa lang yan, mix-mix so, lang yan, may red beans. Tapos dito, syempre, meron na tayong finished product. Ayan. Ayan. At ito, makikita natin, meron tayong malaking kamatis. Kamatis, yes. Tapos, ipapalaman lang natin yan sa loob. So, Miss B, lagay lang tayo ng kanin sa loob. Nakikita nyo bang ginagawa? Oo. Hanggang 3/4, no? Hanggang 3/4. O, tapos, eto, tapos ayan. Na ito. Tapos, may ginawa akong tomato sauce na ginisa ko lang ulit sa bawang CBN as konting asukal para sa mga chikiting na gusto ng matamis na sauce. Gano'ng kadaming sauce? Okay na yan. Okay, okay na. At least merong pwedeng bata ang paggawin nyo nito, yes. Para may bonding rin si mami at saka yung bata. Oo. And then itatop natin ng grated cheese. Na lang, oo. Okay na. Actually, maganda tong idea kung pambaon para sa mga bata, no? Kapag mahirap silang pakainin ng gulay, magandang way to para makain din nila. No, hindi ba madaling masira yung kamatis pag ginaon? Hindi naman, kasi lulutuin din natin to. So, after nyan, tsaka lang natin, ibe-bake natin siya sa oven toaster lang. So, doable at abot kaya ito, sabi mo. Magkano lang to? Actually, makaka-feed yan ng mga 6 na tao sa halagang 100 to 110 pesos lamang. Portia, thank you. 6 na tao, tamang-tama, meron tayong 4 na tao naghihintay. Breakfast is served.